nakakalungkot, pero hindi lahat ng mga love story happy ang ending. Katulad ng Biyaheng Forever Sana ni Richard at Bea na nauwi sa trahedya. Sa mga magjowa dyan, ano ang pinaka hindi nyo malilimutang biyahe? Ito ang una naming travel together kung saan nag-celebrate kami ng aming second anniversary. Sa Mount Ulap, pinaka-memorable for me when my boyfriend proposed a wedding on January 29, 2017. Happiest moment indeed, when a man you dreamt of will be with you for the rest of your lives. From the happiest place on earth, me and my husband were like little kids enjoying Hong Kong Disneyland. Truly, love has no boundaries. Thank you, Baba, sa 7 years. Ang lagi mong tatandaan. Kahit kailan, di ko makakalimutan ang lahat sa ating. Simula sa pinakasimula hanggang sa huli. You gave me the best and memorable 7 years of my life. Para kay Richard, ang biyaheng ito sa Thailand ang pinakamahalaga. Kahit pa hindi niya kasama ang kanyang kasintahang si Bea. Ang bitbit niya, mga luma nilang litrato sa mga park at templo. Si Bea kasi sumakabilang buhay nung lamang October 16. Ito pa naman daw sana ang una nilang out of the country trip bilang pagdiriwang ng kanilang 7th anibersaryo. Ako si Richard Alegre, boyfriend ni Maria Beatriz Orsini Diaz. High school sweetheart sina Richard at Bea. Nung una raw, si Richard, tutorpe-torpe. Nung una ko siyang nakita, sure na kaagad ako. Kasi parang nung nakita ko siya, parang gusto ko na talagang ligawan kaagad. Si Bea, sobrang ganda. Palakaibigan, palagi siyang nakangiti. First boyfriend-girlfriend nila ang isa't isa. Kaya itong si Richard, porsigido talaga. Matapos ang 4 na buwan, sinagot ni Bea si Richard. Pero dahil strict ang parents ni Bea, itinago raw muna nila ang kanilang relasyon. College days na nalaman ko na may boyfriend na nga siya. Kasi one time na nasa Legazpi ako, nakita ko sila magkasama. Sabi ko, ah, sir, yun na siguro. Boyfriend siguro yun ang anak ko kasi very sweet sila eh. Tinawag ko pala sila. Sabi ko, lumapit kayo sa akin. Tapos sabi niya, takot na takot yung dalawa eh. Sabi niya, Mama, mabait naman si Chard. Sabi ko, oh sige, basta pag-aaral muna ha. Kung anong tahimik at seryoso ni Richard, siya namang kulit at masayahin ni Bea. Sobrang saya ko, parang wala na ako mahingi sa taas. Sayo na nga eh. Parang perfect sana. Pero kung may isang bagay daw na magkasundong magkasundo sila, yan ang hilig sa travel. Nakakasama ko siya sa mga malalayong lugar. Isang beses na pumunta kami sa falls na sobrang layo. Nung papunta kami, mga 20 minutes drive, tapos mga isang oras na lakad. Tapos nung nakita niya yung falls, yung ngiti niya parang sobrang saya. Parang hindi ko makakalimutan ng ito. Pangarap daw ni Bea na maging flight attendant, pero hindi siya natanggap, kaya ito na depressed. Kasi nasaktan siya sobra na hindi siya nakapasok nun kasi isang tulak na lang nandun na siya. Pagkatapos nun, yung mga sakit ng ulo niya sobrang grabe. Doon na napansin ni Richard na tila laging sumasakit ang ulo ni Bea at ang mga mata niya unti-unting lumalabo. Naglalakad kami, parang bigla siyang tumigil, bigla siyang umupo sa gilid. Sabi niya sa akin wala daw siya makita, tapos sobrang sakit ng ulo niya. Para kahit papaano, maibsan ang nararamdaman daw noon ng kanyang kasintahan, siniguro ni Richard na tuparin ang lahat ng hinihiling nito at ang ultimate wish daw ni Bea ang makapag-anniversary sila sa Thailand. Before siya mawala, sabi niya sa akin, Chard, punta tayong Thailand sa anniversary natin. Tapos yun, sabi ko, okay, ipon mo na ako kasi wala akong pera. Pero 3 araw lang matapos silang magkasundo na magpa-Thailand sila, nagsimula naman ang isang bangungot. Okay, Chard, ano ka na pala? Tapos
nandun ako sa labas ng bahay nila, sabi ko, nandito na ako sa labas. Tinawag ni tita si Bea na nandun na daw ako sa baba. Umakyat na si tita. Sabi niya, bakit tagal pa daw bumaba? Tapos nung nakita niya sa kwarto, ayun na, si Bea. Sumigaw si tita, sabi, Charles, si Bea. Akala ko na ano lang, may matay. Pero nakita ko yung lips niya, itim na. Sabi ko nun, ba, gising ka na, dito na ako. Tapos ang binuhat ko, parang sobrang bigat niya na. Pero sabi ko, may matay lang to. Nung pababa ko na siya sa stairs nila, sabi ko sa kanya, ba, gising ka na, dito na ako sa, dito na ako. Tapos yun, may narinig akong ungol, parang last breath niya na. Huwag hindi na niya tayo. Parang hinihintay niya ako. Hindi pumunta kami sa pinakamalapit na ospital. Sabi ng doktor, wala na daw talaga si Bea. Tumakbo ako nun kasi sumuko na rin yung doktor. Pinunta ako si Bea. Wala yung nag-CPR sa kanya. Tumat. Akala ko may mala na mangyayari. Sinusigal na ako na umiiyak. Sabi ko, Bea, gising ka na. Hindi ko kaya mawala ka. Si Bea, nagka-brain aneurysm, kondisyon kung saan lumulobo ang ugat sa utak. Sa oras na bumigay ang ugat, pwedeng maging sanhi ng stroke o pagkamatay. Matinding sakit ng ulo, pagkawala ng malay, maaaring panghihina ng isang bahagi ng katawan, ito ang madalas na simptomas kung ang aneurysm ay pumutok na. Ngunit ang aneurysm na hindi pumuputok ay walang simptomas na dinudulot sa taong may aneurysm. Iniisip ko, sana ako na lang yun. Kasi siya maraming pangarap eh. Parang sobrang salita. Kung sino pang maraming pangarap, yung pang mawawala. Kay Bea, sana andyan siya kay God. Hanggang ngayon pinagdadasal namin siya. Para kahit papaano, matupad ang pangarap ni Bea na maging flight attendant. Ang kanyang puntod, ipunesto, malapit sa airport. Pagkalibing ni Bea, napanaginipan daw siya agad ni Richard. Naririnig ko yung boses niya, parang sinasabi ko, saan ka? Ba't mo ako iniwan? Tapos yun, bigla siya nagpakita sa harap ko. Sabi niya sa akin, sorry, di ko rin alam yun. Yun, umiyak na lang yung pare. Gusto ko talaga magpakita siya sa akin para makausap ko man lang siya. Mayakap ko man lang siya kahit sa panaginip lang. Ngayon, pag dumadaan ako sa mga dinadaanan, napapangiti na lang ako kasi parang natatanda ko siya. Nakahiga sa akin dito habang nagdadrive ako. Yung sakit, parang kailangan ko talagang tanggapin na wala na siya. At pagtuntong nga ng kanilang ika-7th anniversary, mag-isang lumipad pa Thailand si Richard. Bit-bit ang kanilang mga litrato. Yun, nandun ako sa Thailand. Nung unang araw ko doon, parang malungkot kasi natatandaan ko siya. Parang wala ako palagi doon sa hotel. Di, naglakad-lakad ako. Sobrang layo nung nilakad ko. Una niyang tinungo ang gusto sanang puntahan ni Bea, ang White Temple na Wat Rong Khun. Doon, isinulat niyang pangalan nila ni Bea sa isang Lucky Lee, ang tawag sa Love Locks ng Thailand. Pumunta rin si Richard sa Wat Chedi Luang. Pero ang talaga raw nagpapaalala kay Richard sa kanyang nobya nung naabutan niya ang Chiang Rai Flower Festival sa At Tung and Kome Park. Nung pagpunta ko doon sakto, flower festival pala doon, naging emotional ako. So, pero napapangiti ako na parang sabi ko, parang nakaplano na rin pala lahat. Kaya siguro Thailand kasi yun, parang perfect sa amin. Di ba ni pag-uwi ko, parang naalisan ako ng tinik sa ano, parang gumaan yung dala ko. Kung minsan, tuso talaga ang kapalaran. Killjoy sa pagtupad ng mga pangarap. Gayunman, kailangang ituloy ang paglalakbay. May kasama man o tanging mga alaala lamang.